Oh, hello, hello. Good morning. Andito na naman tayo sa farm. Ayan. Ayan, isa o busy. Malayo na nga, negosyo pa rin. Guys, dito tayo ngayon sa farm ng isa sa mga kasama namin sa kabinte. Nag-aani sila ng mga gulay. Let's see. Good morning, mga ka-cervix! Good morning, mga ka-matres! Nandito na namang iyong galamido. Ayan, kita ngayon. Ayan, yung mga gulay nila dito. Ayan, may mga kamuting kahoy, may talbos, may kamatis. Ayan, ang kamatis, ang lago. Ayan. Okay. Lakad tayo dito. Kumusta kayo? Good morning. Maaga pa dito talaga ang galaw ng mga tao. Pag nagpa-farm ka talaga, bawal ang tanghali. Masarap ang weather, hindi masyado mainit. Ayan, may bunga ng mga kamatis nila. Tingnan natin. Ayan. Kita niyo yung mga kamatis. Ang lago. Talbos nilang taba. Ayan. Tapos may mga talong din dito. Ang taba ng talong. Ayan, ang daming kamatis. Ayan o. Oh. Did you see that? Ayan o. Oh. Ayan. Okay. O oh, ayan o, oh. Ano lang yan? 40. Mas mababa lang ko. Ayan, see? Oh, say good morning to my vlog. Good morning! Oh, diba, mga gala sa bukid. Hindi gala sa city. Sa bukid po kami naggagala. Ayan. Ay, dami pala mga bahay dito. Mga sa caretaker nila yan. Actually, yung farm na to, nasa 7 hectares. Pero hindi pa nila ito na lahat na gagawa. Hindi pa nila na... Hindi pala tatatamnan sa sobrang laki. So, mamaya ulit. Tignan natin kung ano yung mga gulay na makukuha natin. Bye. Later ulit. Yung alin yung? Ito? 5,000? Wow, ang dami nun. Ilang, di ba gano'ng katagal lang ito bago mag-ani? 4 months to 6 months? Ay, wow. Depende yan sa pagpapakain. Pero kasi dito mana, 'di ba, sabi ko sa iyo, maraming lumot ang mga fish pan. I see. Wala, no idea, marunong kumain. Ganun. Yan, lakad lang tayo. Sarap mag-exercise pag umaga. Kala nyo ha? Pababa tayo, guys, oh. Ayan. Lalakarin natin ito pababa. Kaya pag hindi ka sanay dito, hingal, pagod, masakit sa tuhod. Ang mga lola, oh. Ayan, nagmumoista yung aking phone. Dahil sa malamig pa po talaga umaga dito. Ayan, pasensya na magulo ang aking ano. Kasi naglalakad ako. Pababa. Ayan, medyo patag na konti. Ayan. Ito yung fish pan. Pakita ko sa inyo yung fish pan nila na nagbitaw sila ng mga hito. Yan. Did you see that? Ang ganda, di ba? 5,000 pieces of hito. Yan. Meron sila mga hito dito ngayon. Yan. Yan yung farm nila, oh. Yung nasa taas. Medyo malayo lang ako doon. Kasi tatawid pa. Ayan. Ang lawak. Hindi, actually, yan pa lang yung natataniman nila. Hindi pa po talaga lahat. Ayan. Tapos nandun yung ilog. Pwedeng maligo, malinis. Kaya lang malamig. Good morning! Makakapamitas ang gulay. Ang bilis ang ano ah, kailan lang nagtanim. Dadandan lang tayo dito. Wait. Ayan, kamatis na naman ang nakikita ko. Did you see ang tataba ng kamatis?
Oh, alugbati meron dito. Ha? Kumusta ang ano? Ano yung haripo? Ano yan, pichay? Sitaw nga. Oh, ay, dito. Labanos. Alabanos. Ayan. Kailan lang ito tinanim, di ba? Magandang ano, laman? Ayan o. Oh. Ganyan pala ka. Ah, maganda pang ano lang, no? Pang masarap yung salad. Pang, ano. Masarap yung pang salad. Ito guys, oh, nandito yung patola nila. Yung isang klaseng patola, yung makapalang balat. Tingnan natin. Tingin? Okay na yan. Kaya lang kasi kung magulang na nga. Ah? Ilang buwan ba? Hindi ba 3 months yan? Ba't nyo na ina-harvest? Ayun lang, kasi mainit ngayon. Ah, kasi organic talaga siya, no? Ayun guys, so talagang organic po talagang gamit namin dito. So, dahil ano na siya, pinipeste na, mainit. Medyo mainit kasi dito ang weather ngayon sa Cavite. Ayan, so ayan. Ito yung mga sitaw po. Ayan, ang ganda. Ayan, tapos yung patola sinasabi ko. Doon tayo sa loob. Ingatan natin. Ayan. O, ito yung patola na sinasabi ko. Kita nyo guys. Ayan. Ayan pa yung iba o. Oh. So, ang ginawa pala dito, halo, sitaw, patola. Ingatan natin. Tapakan nyo ano. Ayan. Ang haba ng sitaw. Ayan guys. Hanggang doon yung kanilang tanim. Pataas. Kaya lang pataas to. Aahon tayo papuntang ganun o. Oh. Ayan. So, paano mako-consider to na ano? Pwede pang pitasin na hindi pa magulang. Ganito. So, anong itsura niya dapat? Light green? Malambot yung... Eh, di ba matigas ang balat nito? Ah, I see. Tingnan ko nga itong isa. Pasensya na, walang alam sa gulay. Pero kumakain ng gulay. Ayun, ayan. Pag ano pa pala, hindi pa siya magulang. Malambot. Kasi akala ko talaga sobrang matigas talaga. Eto, pambinhi na to, matigas na siya. Ayan. So, ayan. So, medyo pataas itong kanilang farm dito. Let's try. Paano magbunot ng ano? Eto yung, ano yung pinupunla na pampakain, di ba? Ano ang tawag dito, kuya? Asola. Ayun. Asola, siya yung parang pinupunla na para pampakain na ano siya, kumbaga organic para sa mga isda natin. Ayan siya, kaya lang simula pa lang oh. Ayan. Mabilis yan, maghapon, marami na ano yan. Ayan yung asola. Asola na organic siya, pampakain sa mga isda. So, dito po talaga sa amin, sa Cavite, we practice the organic, ano, organic na mga pampakain sa isda. And then sa gulay naman, ipot ng manok. Ayan, yun yung po talaga dito. Hoping, ano, pinapakita ko sa taos, ang taos-taos nyon. Ito na lang, may picture na lang ako dito. Ayan. Ay, may okra din pala! Ayan! Ang lalaki na ng okra, magulang na to. Ah, oo. Pang ano na to, pampunla na nila. Oh, di mo ako pinagbibilan. Ah, at ang paborito niya rin pala to. Ayan. So, healthy naman talaga ang patu, ano, mga ganitong gulay. So, isa ito sa mga healthy veggies. Meron doon ba na gitna? Ano yun? Ayan. Actually, hanggang doon pa yan, no? Kasi ito, may bagong tanim na naman sila. Ayan, ang ginawa nila, okra, may luya, okra, luya. So, pwede talaga yung ganun. Ito, actually, malawak pa itong taniman nila. Ayan. So, sitaw. Ano itong sitaw? For harvest na rin? Yung sitaw, for harvest na rin ta? Nasaan na si kuya? Harvest na nga ito yung sitaw sila? Nasaan na? Oh, hindi. Bakit pipitas pa?
na sila. Ito lang yung side ng kitaw, no? Paano pipitasin to? Guguntingin? Hindi pwede mano-mano? Alam lang kumain eh. So, ayan, trying hard maging ano, farmers, guys. So, ayan, mamaya ulit, tingnan natin yung ating mga harvest. Ayan, guys. Mamimitas tayo ng sitaw. Sabi nila, gamitan daw ng gunting. Kaya lang, kulit ko kasi. Inikot ko lang. Ayun. Hi! Ang haba ng sitaw. Ayan, oh. Grabe yung sitaw na itong haba. So, piliin na natin yung medyo tama ng pitasin. Kasi iba fresh pa eh. Hindi pa siya pwedeng pitasin. Ayan. So, ingatan lang natin, huwag makutol. Ayan. Ay, meron pa pala sa taos. Hindi ko siya abot. Ayan. Tapos yung mga patola nila, nasa lapag na iba oh. Hindi gumapang dito sa ibabaw. Ayan oh. Nasa lapag siya. Ayan, intayin lang natin. Mamaya ulit. Ayan o. Nagsisimula na po siyang mamitas. Ayan. Sa baba, meron pa o. May mamagulang ba din sa baba? Ito, okay na to. Iniikot ko muna, bago ko siya. Ito o. Ito be, nasa baba o. Kunin mo na. Ayan, dami o. Haba ba ko kuko mo? Ayan. Ayan, dapat kaya siya. Ayan, ang dami o. So, meron tayong fresh vegetables. We will share ating mga friendship. Ayan o. Ayan o. Ayan, ang haba. Ang haba niyan. Ayan o, grabe. Wala pa yan, di pa yan. Ayan, isa yan. Pwede na yan. Sabi nga sa bebe, ano mo bebe? Remove that. Ito na sa taas. Mayroon pa sa taas. Ayun, mayroon sa taas. Ang taas na ano nila, sitaw. Hindi abot ng aking power. Alam niyo na. So, hanggang baba lang ako pamimitas. Ayan. Excuse me po. Bagong kain lang po ako. Nakapag-breakfast na po ako as early as 6 a.m. Ay, hindi. Ano sa arong kalmasal? Lasing ko lang ba yun? Alas 6 na din, no? Sayang mo lang ano yung okra. Meron kaya? Di, merong okra, B.O. Oh. Oo, gusto ko rin kasi okra. Paborito ko okra. Ayan. So, walang lalagyan? Wala silang lagayan dyan? Kahit basket man lang. Langgana na lang muna kasi titimbang pa to eh. Langgana na lang muna. Namimitas kami. Tumukulang nito eh. Asan? I see? Alin? Oo, magulang na yan. For ano na yan? Pang punla na ulit yan. Ayun, bidi mo pinitas, oh. Sa taas, isabay mo na yung patola. Para isang way ka. Ha? Yan, yan, yan pwede pa yung gulayan na patola. Oo. Sa taas, silaw, ano pa ba yung silaw patuloy? What I mean, di pa pala gulang. Itong ano, para wala kang mamiss. Napitasin. Ayan, yan, pwede na rin. Ito, ano pa, medyo bata pa yan. Ayun, tapos tuloy-tuloy siya namumulaklak. Kaya lang pataas siya. Kasi yung tusok nila, pataas. Ito, patola. Ayan. Actually, mamaya. Wala kasing ano, binigay na gunting para pitas mamitas sana. Para isang way sana, no? Kasi kabila din may patola. Pwede naman natin muna ilapag to. So, mamaya babalikan na lang natin. Ayan, dyan ka muna. Oo, eh, syempre magkarugtong lang to eh. Ito nga, ano, kasi ang gamit nila dito, yung may, ano, ipa, tsaka ipot.
Kaya ganyan kasi ginawa nila, oh. Guys, ganito ginagawa nila para mas mataba yung gulay nila. Ano to, ipot ng manok sa kaipa. Yan, yun yung pagpataba nila dito. So, organic po talaga. Ano, mamaya na lalapag ko na lang muna. Walang pang, wala lang gunting? Paano pipitasin yung patola? Kutsilyo. Matigas to eh. Ito di ba kuya, okay pa to? Pag malambot pa pwede, di ba? Ha? Kasi baka mamaya mapitas ko, fre, ano pa, babubot. Paakyat kasi ito dito, mirap naman. Ha? Eto? Baka masira. Masisira, kuya. Ha? Eh, kasi walang pang, ano, kahit sana kutsilyo. Matigas to, ha? Patula to, eh. Oo nga, hindi siya madaling pitasin. Dapat lang ito kutsilyo. Oo, masisira yung tangkay. Pitasin natin itong isang to. Ayun, dami lang ano. Wait lang. Ayan. So, ayan, oh. Nakapitas ako ng isa. Ano yan? Ito na, may gunting na. Hi guys, ulit. Ayan. May mga kamatis sila dito. Ayan, tabaan ng ano, papaya. Ang ganda. Ayun, meron ng kalabasa, may bunga na. Ito ay rambutan. Ayan, may mga talong. Ay, sorry, hintik na ako madapa. Matumba. Ay, ang daming sili. Ayan o, ang daming bunga. Ayun, may bunga na yung kalabasa. Ayan o, saka yun. Ayan. Ang galing. Oh, may naligaw na ano. Obe. Ang daming bunga na sili niya. Ayun. Tapos may mga papaya. Ang ganda ng talong. Tibay. Wala pang fertilizer yung talong. As in talagang ano lang yung ano dito. Ayan. Ayan o. Oh. Ang dami agad nila. Parang kailan lang to ilang piraso. Ang bilis lumaki. Parang 1 month lang bino. Ang bilis lumaki ng mga ano niya. Oh, ayan o. Oh. Mga may ang tatlong baby. Ay ngayon ay maraming baby na. Ayan. Ang bilis na magpadami. Kasi yung isa doon, meron na rin sisiw. Ayun, oh. Ayan. Grabe, ang bilis silang mag-grow. Ayan. Langka, wala pang bunga. Guys, ito na yung napitas natin na gulay. Siyempre, ano tayo? Hindi na siya mabibe, ano. Pero pwede ko siyang patula ito, pwede natin ma-share dun sa mga friendship nating kanting. Ayan. Dami na sa baba. Dami gulang, magulang. Ah, sunod, maganda yung isang patula talaga. Kasi yun ang kilala ng Pilipinas. Pang-export to eh. Matibay yan. O, tapos ayan, marami tayong gagawing radish. Pickles tayo ng ano, pipin, ano ang tawag ito? Labanos. Organic yung po ito, guys. Ayan. Sa mga nagda-diet dyan, gusto maging healthy and fit, ayan. Kaya lang kasi pag ginawa natin ito ng pickles, hindi na siya, kasi magkamit na tayo ng sugar. So, yun. So, tingnan natin kung may gustong bumili nito ng pagdating natin. Hindi mo pa, no? Alam po na kakain. Ayan, guys. So, ito kasi ay organic. Pangilang pitas na daw nila nito? Awa, pampano lahat. O, pampilang pitas na kasi nila to dito, eh.
Kaya lang, kagaya ng mga kamatis, wala na pala siyang, akala ko bagong ano lang, yung pala mga napitasan na rin pala nila, halagbate. Ayan guys, thank you for watching sa ating vlog. So, sana may natutunan kayo sa aking pinaggagawa. Ayan, so be healthy, kain po tayo ng gulay para maging long life. So ako uli ang inyong midwife na kamatres, ka-cervix na gala. Actually guys, kung tatanungin nyo bakit palagi ako nandito, malapit lang to sa Maynila, 2 to 3 hours travel. Why? It's just because ang sarap kasi ng weather dito. Kagaya ngayon medyo, I think para mga 9 or 10 na ngayon dito sa umaga. Kahit summer, hindi siya ganun kainit. Tapos pagdating ng hapon gabi, malamig na. Tapos, dahil summer ngayon, slight lang yung lamig. Mahangin. Ah, ang sarap ng hangin. Kung gusto nyo talaga ng fresh air, malayo sa toxic life, eto yun. Ayan. So, thank you for watching. Bye! Ay, dislike and share yung aking YouTube channel para naman marami ang matuto. Ayan. Sa aking mga ka-cervix, sa aking kamatres, thank you sa inyong lahat. Ingat po tayo. Bye!